Sinabuya ng asido ang isang volunteer lady guard sa Las Piñas na naging dahilan para hindi siya makakita ngayon. May report si June Veneracion. Palakad-lakad habang may kinakausap sa cellphone ang lalaking ito sa isang subdivision sa Las Piñas noong March 14. Matapos ang ilang minuto, lumapit ang lalaki sa guardhouse. Saka nagsaboy ng likido sa isang babae. Tumakbo ang lalaki habang napatalon ang babae habang hawak ang mata. Asido pala ang sinaboy sa kanya. Volunteer lady guard ang biktimang si Sarah Jane San Jose. Nakatli po yung mata ko. Bigla po siya nag-blackout. Hindi po ako masyado makahingi ng maayos kasi parang nasulog po yung sa loob ng ilong po. Hindi siya makakita ngayon at nagpapagaling sa ospital. Hindi sigurado si Sarah Jane kung sino ang nagsaboy ng asido. Pero may nakasagutan daw siyang lalaki noong March 13 dahil labas-pasok ito sa subdivision. Sabi ko sa kanya, sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo. Sabi niya sa akin, sir, pag mo ko kailangan kita, taga rito lang ako. Sabi ko, kaya ka nga po namin, sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala. Diyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, mag-antay ka, babalikan kita. Patuloy na nag-iimbestiga ang Las Piñas City Police. Dumadaing at nagre-reklamo rin ang mga kasamahang security volunteer ng biktima sa pagbabantay daw sa subdivision, samut-saring harassment ang inaabot nila. August 2023, nang masaksak sa balikat si Maricor habang naka-roving duty. Sa tinagal ko rito, ayoko po kasi madanas lahat pa nila, isa-isa, okay na yung sa akin. Last na to. Madalas daw silang napagbabalingan ng mga nakikiraan sa subdivision. Kailan naman na mabigyan po ng ustisya yung kasama namin na binuhusan ng asido. Ang sakit din po yung sabi nyo. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.